Ito ang latest update sa pagkawala ni Jovlyn Galeno sa Robinson's Mall Puerto Princesa, Palawan. Hindi sedan, kundi puting multi-cab umano ang sinakyan ni Jovlyn Galeno noong gabi ng August 5, 2022 bago ito mawala. Ito ang lumalabas sa investigasyon ngayon ng City PNP matapos na ma-review ang kuha ng mga CCTV sa labas ng Robinson's Mall. Base sa kuha ng CCTV, kinumpirma ng pamilya ng dalaga na si Jovlyn nga ay sumakay sa naturang multi-cab. Sa ngayon, ay identified na umano ang plate number ng naturang sasakyan maging ang driver nito, kasalukuyan na lang umanong kumakalap ng ilan pang kuha ng CCTV ang mga kapulisan upang kumpirmahin kung nakababaw nga ba si Galeno sa barangay Santa Lourdes noong gabing iyon. Identified na ang plate number at ang driver nito, ang hinahanap na lang naming footage ay kung saan bumaba si Jovlyn para malaman kung naibaba ba ito sa Santa Lourdes o hindi, pahayag ni Police Major Joy King. Samantala, bumuo naman ang Special Investigation Task Group na kanilang tinawag na Jovlyn, ang mga otoridad na tatutok sa paghahanap kay Jovlyn Galeno, na 11 araw nang nawawala. Ang task group na ito ay siyang tatutok investigasyon sa mga CCTV footages na nakalap ng mga otoridad, paghahanap ng mga witness, at maging ang pagbabantay sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Sa pinakahuling impormasyong ibinahagi ng mga ito, napag-alamang sumakay ng isang puting multi-cab si Jovlyn bandang 56 minuto pasado alas 6 ng hapon noong August 5, 2022, based na rin sa CCTV footage na kanilang nakuha sa mga establishmentong malapit sa mall na kanyang pinagtatrabahuhan. Maging ang pamilya ng biktima ay kinumpirma na rin na si Jovlyn nga ang nahagip ng CCTV. Nananawagan naman ang mga ito sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad para sa patuloy na paghahanap sa dalaga.